Sabi nila, ang buhay ay nagsimula sa ilalim ng karagatan. Maraming mga organismo ang lumitaw at dumating sa mundo. Sa tubig, hindi lamang tayo makakita ng kakaibang pangyayari, ngunit maaari rin tayong makakita ng mga kakaibang nilalang. Narito ang kakaibang nilalang na natagpuan ng tao. Syokoy. Noong sinaunang panahon, pinaniniwalaan ang mga sirena ay magagandang kababaihan na may mahabang buhok at kaibig-ibig na tinig na may malaking buntot ng isda mula sa baywang pababa. Naalala niyo ba si Ariel mula sa Little Mermaid? Ang nilalang na nakuna ng kamera ay hindi katulad niya. Ang recording na ito ay na-upload sa YouTube noong Enero 2018 at ito ay katakot-takot na nilalang. Kalahating tao, kalahating isda. Hindi tulad ni Ariel, ang bagay na ito ay walang magandang mukha, walang buhok na tinirintas, at wala rin kabibi sa kanyang katawan. Sa halip, mayroon itong ulo ng isda na puno ng kaliskis na may nakausli na mga mata. Makikita na mayroon itong dalawang braso, walang palikpik sa dulo, ngunit mayroon itong mga daliri. Ang katawan nito ay mukhang katawan ng tao, ngunit sa ibabang bahagi nito ay mayroong higanting buntot. Ang nilalang ay nakahiga sa cargo box. Marami ang nakapagsabi na nasa port ito. Ang ilan ay naniniwala na ito ay nasa China, ngunit sa totoo lang, hindi alam kung saan naganap ang pag-record ng video at kung sino ang kumuha nito. Sirena sa Israel. Ang sumusunod na sightings ay hindi brutal dahil lamang sa video, ngunit para din sa mga testimonya. Ang lahat ng ito ay nangyari sa Kiryat Yam, Israel. Ang eksena ay naitala mula sa tulay. Narito at makikita natin ang humanoid creature na may buntot ng isda na nagpapahinga sa isang bato. Nang mapansin itong inoobserbahan siya, tumakas ito. Dahil wala itong mga binti, kailangan niyang gumapang sa mabatong gilid ng dagat. Sa katunayan, ang bata ay tila takot na takot. Tila mahirap paniwalaan ang isang babaeng naka-costume ay nagpanggap na isang sirena. Ang agos at ang malamig na tubig ay napakalakas at walang maglakas loob upang maisagawa ang aksyon na iyon. Gayun din, hindi lamang sila ang nakakita dito. Nagalok ang gobyerno ng Israel ng gantimpala na $1,000,000 sa sino mang makakuha ng larawan ng misteryosong sirena. Ang representative ng town hall ay nagpaliwanag sa maraming mga tao ang nakakita sa sirena. Marami sa kanila ang naglarawan dito bilang kalahating batang babae at kalahating isda mula nang tumalo nito tulad ng isang dolphin. Ano sa tingin niyo mga kahistorya? Sirena na huli ng scientist. Maraming nagsabi tungkol sa kung paano ang mga gobyerno at ang pang-agham na komunidad ay nanahimik tungkol sa libu-libong mga kakaibang natuklasan sa buong mundo. Ngunit ang mga akusasyong ito ay hindi kailanman napatunayan. Ang susunod na video ay naitala sa Poland at ito ay nakakagulat. Tulad ng nakikita mo sa mga imahe, isang dosenang kalalakian na nakabayo hazard suit ay nasa pampang ng isang lawa. Inangat ng apat sa kanila ang nilalang mula sa lupa na tila may buntot ng isda. Dinala nila ito sa kinaroroonan ng iba at inilagay ito sa stretcher. Nang malinaw na nakikita ang kanyang katawan, bagaman mayroon itong buntot, mayroon din itong humanoid form mula sa baywang pataas. Pagkatapos, maraming mga kalalakian ang bumalik at sinuri ang lugar. Ang nilalang na ito ay hindi gumagalaw o sinubukang tumakas man lang, kaya ay pinapalagay nila na ito ay patay o walang malay. Nagtatapos ang video sa pagalis ng grupo sa lugar dala ang kanilang bagong natuklasan. Marami ang mga may katanungan matapos lumitaw ang video na ito, ngunit hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan sa mga katanungan na iyon.
kakaibang nilalang. Naisip mo ba kung ano ang matatagpuan sa ilalim ng dagat? Noong Disyembre ng taong 2008, nang ang lalaking nagngangalang Dog West na nagtrabaho sa Gulf ng Mexico ay nag-upload ng video sa kanyang Facebook. Dito makikita ang mahabang nilalang na katulad ng jellyfish. Gumagalaw ito na parang isang napakahabang piraso ng tela na walang mga galamay o paa. Tila lumalangoy ang katawan nito nakasabay ng agos. Gayunpaman, ang nakapagtataka tungkol sa hayop na ito ay hindi lamang ang hugis nito, ngunit kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ang mahabang bughaw na istruktura ay nagsimulang baguhin ang kulay nito. Una, sa lila at pagkatapos ay pula. Kapag naging pula na ito, makikita mo kung paano lumabas ang buntot nito. Walang nakakaalam kung bakit nagbago ito sa loob ng ilang segundo at ang hugis nito ay nagbago rin. Gumalaw pa ito na parabang ibang nilalang. Maraming mga tsorya ang lumitaw pagkatapos na upload ang video na ito. Ngunit wala ni isa ang lumutas sa mga pagdududa ng mga tao. Multo sa tubig. Mayroon lamang isang bagay na mas nakakasindak kaysa sa mga sightings ng mga kakaibang nilalang na tumatakbo palayo sa mga tao. Ito ang nangyari sa isang grupo ng batang turista sa Puerto Rico. Nagsimula ang lahat ng si Debbie Morales at ang mga kaibigan nito ay namangka sa Isabela River. Sa gitna ng kanilang pagtatawa, may nakita sila sa tubig na mabilis na lumalangoy sa likuran nila. Tulad ng nakikita mo sa video na ito, ang nilalang ay mabilis na lumangoy patungo sa ilalim ng tubig. Bagaman hindi nito hinahayaang makita siya ng buo, ang hangarin nito ay sundan ang mga kabataan. Kung tatanungin mo ang dahilan, well, walang nakakaalam. Gayunpaman, ang paglitaw ng nilalang na ito ay sumira sa perpektong araw ng mga batang turista, lalo na't dahil sa tubig mismo kung saan sila naglalaro, kaya't hindi angkop na langoyan nito. Pinag-usapan ng iba ang tungkol sa isang lalaking nalunod sa ilog at pinahihirapan niya ngayon ang lahat ng mga taong lumalapit sa ilog. Alien sa tubig. Ihanda na ang inyong mga sarili dahil nakakatindig balahibo ang video na ito. Ito ay isang buhay na organismo na natagpuan ng isang tour guide sa mga dalampasigan ng Kien Giang, Vietnam at tinawag itong organism dahil sa totoo lang, walang nakakaalam kung ano ito. Maaari itong maging isang halaman, hayop at maging isang alien. Ngunit kahit na ang may pinakamay kaalamang mga siyentipiko ay walang sagot para dito. Tulad ng nakikita mo sa video, ang nilalang ay nasa berdeng mesa habang iniinspeksyon ng mga taong nakahanap nito. Tila mayroon itong mga sanga tulad ng palumpong, ngunit naisip din nila na maaaring ito ay galamay o tentacles. Ang huling pagpipilian ay nagpapahinala dahil ang mga paa at kamay nito ay kakaiba kung gumalaw. Sinabi ng tour guide na marahil ito ay isang sea monster, kaya't ibinalik ito sa karagatan. Gayunpaman, maraming naniniwala na ito ay panloloko lamang at nagsabi na produkto lamang ito ng genetic mutation of contamination. Iniisip naman ng ilan na ito ay extraterrestrial o alien na nagtatago sa kailaliman ng karagatan. Ano sa tingin niyo mga kahistorya? Halimaw sa tubig. Ang mga larawang ito ay naitala ng mga lokal na mangingisda sa Brunei River sa Asia, kung saan sa di kalayuan, nakita nila ang tila isang malaking hayop. Ang misteryosong pagkatao ay kulay abo na may malalaking pangil, mga helera ng matulis na ngipin at maliliit na mata. Bagaman ang ulo lamang nito ang lumitaw, ngunit nang ito ay umalis, ang kanyang katawan ay mahaba. Sa kabutiang palad, hindi ito mukhang agresibo. Payapa itong lumangoy at naghahanap ng gusto nitong biktima. Ang pinaka nakakagulat na bagay tungkol sa nilalang na ito ay kahit na ang video ay naitala noong 2014, ang hugis at itsura nito ay nagpapaalala sa mga nilalang na naninirahan noong sinaunang panahon na kung saan pinapalagay na namatay o nagbago.
Ang isa pang kakaibang bagay tungkol sa kasong ito ay nag-viral at maraming mga internet users ang gumawa ng iba't ibang teorya. Ngunit hindi kailanman pinag-uusapan ng scientific community at iniwan ang madla ng maraming mga katanungan.